Magandang hapon po sa inyong lahat. So ako nga pala si Melvin Freneso, student of the College of Radiology Technology of Lerma Colleges, and currently taking the subject Film Screen Image Acquisition Processing and Image Analysis. So ngayong hapon na to, susubukan ko pong ipaliwanag kung ano nga ba ang film processing. So yung film processing, isa po siyang multi-step procedure na ginagawa ng sagayon is may convert natin yung latent image na nandun mismo sa may radiographic film into manifest image, okay, from invisible to visible. So ano nga ba yung mga steps involved in film processing? So yung unang-unang step na isinasagawa para may convert natin itong latent image into manifest image is yung tinatawag natin na wetting. So ginagawa itong wetting na ito, ang sagayon is yung emulsion na nandun mismo sa film is maswell siya. At sa gayon is yung mga chemical solution is makapag-penetrate siya doon sa may emulsion ng film. And kadalasan yung liquid na ginagamit dito is tubig. So yun. So next step after wetting is yung tinatawag natin na developing. Dito na rin po mapasok yung tinatawag natin na conversion ng latent image into manifest image. And the chemical responsible for this action is the developer solution. So ngayon, ano-ano nga ba yung mga components o yung key ingredient na hinahalo dito sa ating developer solution? So unang-unang dito is yung developing agents. Okay? Tulad na lamang nung hydroquinone and phenidone. Itong si hydroquinone, isa siyang reducing agent, okay, that is responsible for producing the shades of gray. Samantalang si phenidone, isa rin siyang reducing agent. Pero yung responsibility naman niya is siya yung taga-produce ng black tones doon sa ating radiograph. Kapag sinabi natin kasi yung reducing agent, is dito yung mga substances that has the capability of giving away electrons ng sagayon is ma-stabilize nila yung mga positive ion. So, hydroquinone, phenidone, they are both reducing agent. Okay? Yung pinagkaiba lang, hydroquinone, siya yung parang primary component ng ating developing agent. Samantalang si phenidone naman is secondary siya. So the other components used in the developer solution is yung tinatawag natin na buffering agent. And the chemical used here is the sodium carbonate and the sodium hydroxide. So ngayon, ano naman yung function nitong mga chemicals na to? Itong si sodium hydroxide at sodium carbonate is sila yung taga-swell na mismo nung sa may emulsion natin. Sila rin yung responsible for producing alkalinity. Tapos sila na rin yung taga-control ng pH or yung acidity level ng ating developer solution. Okay. So, the other component is the restrainer. Kumbaga marami siyang component, kaya isa-isahin natin. So, yung third component niya is yung restrainer. And the chemical used as a restrainer is the potassium bromide and the potassium iodide. And tinatawag silang anti-fog agent for the fact that they have the characteristic na i-prevent yung occurrence ng tinatawag natin na development fog. Itong development fog, kadalasan nangyayari ito kapag kakaroon ng contamination dito sa ating film. Kapag nagkaroon ng fogging kasi, nakakaroon tayo ng yung mga unintended optical density na napoproduce doon sa ating radiographic film na nagre-resulta naman pag-reduce ng ating contrast. Which is quite undesirable para sa ating radiographic film. And the other component after restrainer is the preservative. And the chemical used as a preservative is the sodium sulfide. Itong si sodium sulfide, function naman niya is siya yung taga-control ng ating tinatawag na oxidation. Tapos siya na rin yung taga-balance ng mga iba pang developer components present within the developer solution. Since nabanggit ko ngayon yung oxidation, typically aerial oxidation. Itong aerial oxidation is kadalasan nangyayari ito kapag na-introduce or nahalo yung tinatawag natin na air o yung hangin dun sa ating developer solution, which is quite undesirable. Kasi kapag nangyayari ito, nagkakaroon ng pagbabago dun sa kulay ng ating developer solution. Nagiging appearance is brownish, which is quite undesirable din. So the other component of the developer solution is the tinatawag na hardener. And the chemical used here is the glutaraldehyde. Ngayon, si glutaraldehyde, siya naman yung responsible for controlling the swelling of emulsion.
kasi kailangan ito nang kontrolin nang sa ganun is hindi mag-overswell yung emotion natin. At siya na rin yung nagko-control doon sa tinatawag natin na archival quality. Kung tinatawag natin, yung sinabi ko na archival quality, it refers to the permanence of the image imparted on the radiographic film. So, nangangahulugan lamang na, na dumami maraming buwan, maraming taon, hindi nagkakaroon ng deterioration or degradation doon sa image na na-impart doon sa ating radiographic film. So, if ever man na nagkaroon nga ng deterioration, if ever, then masasabi natin na meron siya poor archival quality. Kung nagkaroon naman ng hindi nagkaroon ng degradation, something like that, then masasabi natin na meron siyang good archival quality. And the other component is the sequestering agent, and the chemical used here is the chelates. Hindi ko alam kung ano ba yung tamang pronunciation nun. It's either chelates or chelates. Basta yun. Yung ngayon, yung function nitong si chelates is that siya yung ngayon yung taga-remove nitong mga metallic impurities na natun mismo sa may radiographic film natin. And lastly, meron din siyang solvent. Yung chemical used here is the water. Siya naman yung mga taga-dissolve ng mga other components. So yung po lahat yung mga components ng ating developer solution. Developing agent, buffering agent, restrainer, preservative, hardener, sequestering agent, and solvent. The next step after developing is the stop bath. So ngayon, yung purpose nitong stop bath, siya ngayon yung taga-terminates dito sa ating development. At siya na rin yung taga-remove nung mga excess chemicals present within the emulsion. So after stop bath, the next step involved in film processing is the fixing. Okay? Katulad nung sa may developing, meron din siyang tinatawag na mga components. Okay? So isa-isahin natin ngayon kung ano nga ba yung mga components ng ating fixed resolution. So pinakaunang component ng fixed resolution is yung tinatawag natin na activator. Si activator, siya ngayon yung taga-neutralize. So, yung taga-neutralize ng ating developer. Nang sa ganyan, hindi tayo magkaroon ng overdevelopment doon sa may ating radiographic field. And the chemical used as an activator is the acetic acid. So, the next component, okay, is the tinatawag natin na fixing agent. Kung merong developing agent, meron din tayong fixing agent. Pinagkaiba lang isang ginamit ng mga chemicals. So, ano ngayon yung mga chemical used as a fixing agent or fixer agent? Okay. So, unang-una dito is yung tinatawag natin na ammonium thiosulfide and disodium thiosulfide. Ngayon, yung function nitong fixer agent na to is sila yung ngayon yung taga-remove ng mga na-unexposed na silver bromide doon sa ating emulsion. Okay. So, the other component is the tinatawag natin na hardener. Okay. And the chemical used as a hardener in the fixer solution is the ano na yun? Potassium alum, aluminum chloride, and the sodium alum. And the function of this chemical is to simply stiffens and shrinks the emulsion. So, tatlo na ngayon yung components. Yung apat na component ng ating fixer solution is yung tinatawag din natin na preservative. Katulad ng preservative na ginamit doon sa developer solution, pareho lang sila ng chemicals. Pareho din sila ng function. Sodium sulfide, nag-balance din ng components dito sa may ating fixer solution. Ngayon, yung fifth component used in the fixer solution is na tinatawag natin na buffer. And the chemical used as a buffering agent is the acetate. Okay, yung function nitong acetate, siya ngayon yung taga-maintain nung tinatawag natin na acidity ng ating fixer solution. So, the sixth component is the sequestering agent. Kung sa developer, yung sequestering agent niya is yung chelates. Kapag sa fixer solution, naiiba na siya. Yun is boric acid and salt. Boric acid or salt. Boric acid or boric salt. Basta yun. At the function nitong chemical na to is that sila ngayon yung taga-remove nung aluminum ions. Itong aluminum ions, sila yung
nagsiserve as a principal impurities dito sa may ating radiographic field. And lastly, na components is the siyempre yung solvent, which is water. So, after fixing, ano nga ba yung susunod ng process? Actually, yung susunod ng process na doon is simply washing. So, after mong pagkatapos mo siyang i-undergo sa wetting, pagkatapos mo siyang itatsaw doon sa may developer solution, stop rod, sa fixer solution, kailangan mo namang hugasan yung radiographic film. Nang sa gayon is yung mga chemicals na nakasuspend pa doon mismo sa may radiographic film is matanggal siya. Simple as that. And the last process is the drying. So, understandable naman na kung ano yung purpose ng drying. And purpose nun is yung tanggalin yung mga water, okay, or yung moisture na nandun pa sa may radiographic film. So, yung po lahat, yung mga steps involved in film processing. First is wetting. Second is the developing. Third is stop bath. Fourth is the fixing. Fifth is washing. And lastly is the drying.